hello, good morning mga kabato. Beautiful people, welcome to my channel. Today is June 2 and wala tayong dialysis del Martes. So ang dialysis ni Lola ay Lunes, Miyerkules, Biyernes. So since na walang dialysis ang Lola at may chance na magluto, so magluluto ako ng kare-kare. Quick and easy recipe ng kare-kare using Mamacita kare-kare mix. So hindi na natin kailangan magbikbik ng mani, magbiling ng mani, magbiling ng bigas. Dahil pinabilis na ang pagluluto ng kare-kare. So ito, samahan niyo ako mga kapato. Sana magustuhan niyo ang ating video. And salamat sa mga bagong subscriber ko. Salamat, salamat. And don't forget to like and subscribe. At try natin ang ating kare-kare quick easy recipe. Kabato. Late na late ang aking pag-video. Bigla akong naisip na mag-video. Kuha na ng video ang aking pagluluto ng kare-kare. So mga kabato, dahil ngayon ay Tuesday at walang dialysis si Lola. So nag-decide ako magluto ng pork kare-kare. So imposible naman makabili sa ako ngayon sa palengke dito sa aming lugar ng pong kare-kare. So yun, inisip ko na lang instead na yung mga buto ng buntot ng baka, paano ng baka. So gagawa tayo ngayon ng pork kare-kare. Very simple lang. Dahil ngayon ay araw ng pahinga at walang dialysis, reserve ko naman ang isang masarap na pagkain. Dahil tomorrow ay magda-dialysis naman si Lola. So yung ginisa ko na yan, bawang sibuyas sa ating kare. So gagawin na lang natin siya ng paminta. Okay. Palagyan natin siya ng brown black pepper. Isa muna natin siya. At ayaan natin manuot. Lagyan lang natin siya ng konting patis. Pampalasa. So ngayon palalambitin muna natin siya. At meron akong binili na Mamacita kare-kare mix. So para maging napakagali ang paggagawa natin kare-kare. Ito. Hindi na natin kailangan pang magbiling ng mani, ng mga bigas. So, instant na yan. So, pinadali na nga ni Mamacita ang paggawa ng kare-kare. Dahil ako ay isa sa mga favorite kong ating kare-kare. So, ayaan muna natin siya mag-isa-gisa at lalagyan natin siya naman ng tubig. Papalambutin natin siya at mamaya ilalagay natin ang ating kare-kare sauce. So, see you later mga kabato. Aking mga gulay na kabagal na. May talong, sita, pechay. Dahil mahal ang puso ng saging, huwag nang lagyan ng puso ng saging mga kabato. At saka nga itong ating ready mix na Mamacita kare-kare mix. At mamaya meron din tayong bagong alamang na ating gigintisa. So, lagyan muna natin siya ng aswete. Although yung Mamacita may aswete niya. So, pwedeng natin ito. Para magkulay. So, mga kabato, lagyan natin ng tubig. Hindi na lang natin dadamihin yung tubig kasi mamaya maglulusaw pa tayo ng kare-kare sauce. Nagagamitan din natin ng tubig. So, yun muna. Katang-tang ng tubig muna. Para lang lumambot ang ating kanya. So, yan. Pakabuhin natin yan. At tayo magbabalik. So, yan na mga kabato. Umukudo na ang ating karne. Ito siya nalambot. Kunti pa. Ilalagay natin ang ating mga gulay. Na pwede rin natin gulay ang ating mga gula, ibablans natin siya. Pero siguro ilalagay ko na rin yung dito. So, ayan, pakuruin pa natin ng konti. Medyo hindi pa siya ganun kalambot. Pwede na nga natin ibagay ang ating mga gulay. So, lagyan natin itong talong at sitaw. Lagyan na natin lahat ng ating sitaw at talong at gagawin natin siyang half cook and then lalagyan natin yung pechay para tuloy-tuloy na. Lagyan natin siya. Ngayon mga kabato, ulusawan natin ng 1 hot
cup, one cup ang ating mamasita kare-kare mix. So, yan. Lusawin natin. Hindi siya pwedeng i-direkta doon kasi mamumuumo siya. So, lusaw-lusaw. So, ibubuhos na natin ang ating kare-kare sauce habang naluluto ang ating gulay. So, yan. Pakuloyin pa natin siya na naman ilang minuto at susunod natin ang ating pechay. Ano ba to? Ang ganda naman gulay niya, kumukulo-kulo na siya. So, hindi pa ganun kaluto ang aking gulay. So, maya-maya, susunod na natin ang pechay. Kasi ang pechay na daling maluto. Ganun na kasimple ito mga kabato, ang ating quick and easy recipe ng ating kare-kare using mamasita kare-kare mix. So, you can try that also. Mga kabato, pwede na natin ilagay ang ating pechay. At almost done na tayo. Ito yung ating pechay. Ito yung ating kukuluan sandali. Ang mga kabato. Almost done na tayo. So, konti pa sa ating pechay. Ito, kinimpla natin siya ng konting patis lang dahil mamaya gagawa tayo ng bagoong sauce. Unang magbibigay ng lasa sa kanya, nilagyan natin siya ng paminta. So, hindi natin kailangan alatan to. Dahil meron tayong bagoong alamang. So, almost done na tayo. Mga ilang minuto na lang to mga kabato. At pamaya ipapakita ko sa inyo ang ating finished product. Easy and quick recipe of kare kare using Mamasita kare kare's mix sauce. Bato. Finished product. Tapos na siya. May pi-plating natin siya. Pagkain ko ng lunch. So, ayan. Mga kabato, luto na siya. Luto na ang pechay. Hindi siya bata ang gulay. So, ngayon, magigisata ng pag-uong. Kabato. Tayo ay gagawa o magigisa ng ating bagoong para sa ating kare-kare. So, pinainit ko na yung mantika. So, basic lang. Alam naman natin yan. Hindi na dinig sa inyo ang pagigisa ng bagoong ngayon. Pero may mga tao. Ang sarap. So, ayan. So, basic gisa-gisa. Para masarap ang ating bagoong. Continue po natin ang ating pag-ibisa. Meron din pala akong hiniwa ang sili ng haba. Hindi ako sa gitna, inalit ko ang mga bagoong. Natin ngayon ang sili na ating hiniwa. So, kalupang-lupang ng kamatis. Kabato yan. Ilagay na natin ang ating alamang. Yung alamang na nabili namin dito sa aming lugar ay mapula. Merong bagoong pinabili namin sa palengke ng tungko ay hindi mapula. Walang food coloring. Kung sa mga nagtitinda ng bangos, makakita ko doon ang bagoong yan.
hindi ganun kaalat, at tapos hindi siya makulang mapula. So, wala tayong choice dahil nasa lockdown tayo o quarantine. So, ayan. Tutuin na lang muna natin maigi ang ating pag-uong. So, magbabalik ang inyong lola mamaya. Itulutuin bago haluin. Kailangan lutong-luto ang pag-uong. Lagyan ko siya ng tapos parang asukat. Ang naman yung matamis na matamis. Ang pangit naman ang kari-kari natin pag matamis. So, yung tama lang nag-aagaw yung tamis at alat ng bagoong. Hindi ganun katamis. Tama lang. Ayan. So, kailangan pa lang isang minuto. Ito ay ating lutuin. Meron kami mga manggang na sinabi. Yan, mamaya pwede tayong magsausa ng mangga at bagoong. Ano ka ba to? Kailangan natin ng masusing paghahalo ng ating alamang. Hindi yung basta pagkabisa iaahulin agad. Ang sekreto sa masarap ng bagoong na alamang ay nilinuto ng maigil para matagal mapanis. Ito ba? Naglalagay ng suka. Siro ko yun. As is lang. So, kaya kailangan talagang magpulong sa mga ibi. So, kung nalaman natin ready na siya kasi, lumalabas-labas na ito yung mga mantika. Wala na siyang tubig. Yung tubig ng bagoong. Kailangan mo dahil lumalabas na yung mantika na pinagkasama. Ito yun na yung tubig. So, pwede na ako na. See you later. Ako din, para na kalitay. At ibigay sa nila very good match ng bagoong. Happy evening!